ang mga special forces o mga pwersang ginagamit sa delikadong military operation ay lubos na sinanay ng mga unit ng militar na may magagandang kagamitan upang magsagawa ng hindi nakasanayan o hindi karaniwan ng mga sekretong misyon tungkol sa mga interes at seguridad ng isang bansa. Ang mga natatanging pwersa ay dalubhasa sa mga covert operation kaysa conventional combat operation. Malinaw na hindi sila ordinaryong mga unit ng militar. At sa ating listahan ay ating alamin ang 11 na pinakamapanganib na special forces sa mundo batay sa kanilang pagsasanay, armas at mga nagawa. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Number 11, Special Service Group, Pakistan. Ang Special Service Group ng Pakistan ay nabuo noong 1956 matapos pagsamahin ang 2 regiment ng Pakistani Army. Ito ay ang 17th Baloch at 19th Baloch Regiment. Dati ang 19th Baloch ay binuo bilang isang special unit sa tulong ng United States Army upang kontrahin ang dumadaming presensya militar ng Unyong Soviet sa Afghanistan at mga nakapaligid na rehiyon noong panahong iyon. Ang mga initial method ng pagdetraining at taktika ng unit na ito ay base sa impluwensya ng mga U.S. Army Special Forces na kung saan ay mahigpit silang nakipagtulungan laban sa mga Soviet noong 1960s hanggang 1970s. Ang likas at pangunahing misyon na isinasagawa ng SSG Pakistan mula noong itatag ito noong 1950s ay halos geopolitical dahil sa mga tensyon ng politika sa rehiyon. Noong unang bahagi ng 1960s, ang Special Service Group ay gumawa ng matagumpay na paglusob sa border ng Afghanistan at Pakistan para sa reconnaissance at iba pang mga covert military operation. Nagsagawa din ang SSG Pakistan ng ilang misyon laban sa Indian Kashmir, kabilang ang Operation Gibraltar na humantong sa Indo-Pakistan War noong 1965. Mula noong nagsimula ng siglo, naging instrumento na ang Special Service Group sa mga counter-insurgency operation sa loob ng mga border ng Pakistan. Naging matagumpay din sila sa pagsupil sa mga armadong insurgency sa rehiyon ng Balochistan na nagpapatuloy mula pa noong 1940s. Ang iba pang Special Forces Unit sa Pakistan, ang Pakistan Navy Special Service Group o SSGN, ay isa sa pinakamabangis na Special Forces Unit sa mundo na may mataas na dropout rate. Number 10, Marcos, India. Ang Marcos o Marine Commando Force ay ang special unit na pwersa ng India na nag-ooperate sa ilalim ng Indian Navy. Ang kabuuang dropout rate ng Marcos ay iniulat ng higit kumulang 98%. Ibig sabihin, 2 lamang sa 100 candidate soldier ang nagtapos sa training na ito. Ang pinagmula ng Marcos ay matitrace simula noong 1950s nang ang sandatahang lakas ng India ay gumawa ng isang special combat unit, mga combat divers na maaaring gumawa ng mga trabaho tulad ng underwater demolition. Gayunpaman, hindi sila ganap na magaling kaya pagkatapos noong 1986, nagpasya ang Indian Navy na lumikha ng isang special forces unit na maaaring magsagawa ng mga special operation sa anumang klase ng kapaligiran. Upang makakuha ng kinakailangang experience, 3 opisyal mula sa umiiral na combat diving unit ang pinili upang kumuha ng paunang training mula sa US Navy SEAL at kalaunan ay kasama ang Special Boat Service ng UK. Ang Marcos ay isang mahalagang bahagi ng Indian Peacekeeping Force na nilikha upang wakasan ang civil war sa Sri Lanka sa pagitan ng 1983 hanggang 2009 at sa panahon ng Operation Pawan, matagumpay na nakuha ng mga operator ng Marcos ang mga taktikal na mahalagang daungan ng Jaffna sa hilagang Sri Lanka, matagumpay na naisagawa ng unit
ang ilang pinalawig na misyon sa Tamil Nadu at pati na rin sa Maldives. Sa ngayon, ang Marcos ay ang pangunahing nakadeploy sa mga border region kasama ng Indian Army upang magsagawa ng mga secret operation laban sa militar ng China at Pakistan. Responsable din ang unit na ito sa pagsasagawa ng mga anti-piracy operation sa Arabian Sea at Persian Gulf. Number 9, Joint Task Force 2, Canada. Ang Joint Task Force 2 ay ang Special Operation Unit ng Canada na kilala sa pagiging malihim nito. Nabuo ito noong 1993, partikular para sa mga operasyong kontraterorismo sa loob at labas ng mga border ng Canada. Dalubhasa ang JTF-2 sa Hostage Rescue Operation at sa Special Reconnaissance. Sa kabila ng kamakailang pinagmulan nito, ang JTF-2 ay kasama sa ilang mga high-profile na military operation sa Haiti at Afghanistan. Ang kanilang deployment sa Afghanistan kasunod ng deklarasyon ng American War on Terror noong 2001 ay napakalihim na maging ang Prime Minister ng Canada ay tila hindi alam tungkol sa kanilang kilusan. Noong March 23, 2006, isang maliit na pangkat ng JTF-2 ang nagligtas sa tatlong kawani ng human rights ng Christian Peacemaker Team na binukot sa Iraq kasama ang British SAS at intelligence mula sa mga ahensya ng US. Parehong pinuri ng Pentagon at ng British Foreign Office ang papel ng JTF-2 sa operasyong iyon. Bagamat hindi opisyal na kinikilala, ang JTF-2 ay pinaniniwala ang nagsasagawa ito ng joint operation kasama ang British SAS at SBS noong maganap ang civil war sa Libya noong 2011. Lumabas din sa mga balita na ang grupong JTF-2 ay lihim na nakadeploy sa Kosovo noong October 2000. Number 8, GIGN, France. Pagkatapos ng massacre sa Munich noong 1972 at ang pag-aalsa sa kulungan ng Clairvaux, naisip ng gobyerno ng France na kinakailangan nila ang isang special unit sa pagpapatupad ng batas upang harapin ang mga sitwasyon tulad ng organisadong krimen, pag-atake ng mga terorista at mga rescue at hostage operation. Ang National Gendarmerie Intervention Group ay nabuo noong 1974 bilang isang tactical na unit ng National Gendarmerie of French Armed Forces. Ang GIGN ay kilala sa mga mabilis nitong response at mga advanced na kakayahan sa pakikipaglaban sa panahon ng mahihirap na sitwasyon at maaaring mag-operate saan man sa mundo. Ang grupo ay naiulat na kasama sa higit sa 1,800 na mga delikadong misyon. Sa kasalukuyan, ang GIGN ay nakaset up sa 6 na segment. Ang Main Assault Unit, na kilala bilang Intervention Force, binubuo ng 4 na platoon na ang bawat isa ay binubuo ng 24 na special operator. Marahil ang pinakakilalang operasyon ng GIGN ay ang matagumpay na pag-atake sa na-hijack na Air France Flight 8969 noong December 1994. Na-neutralize ng pag-atake nila ang lahat ng 3 salarin ng walang anumang sibilyan na nasaktan at nadamay. Makalipas ang 1 taon, noong 1995, nakuha ng GIGN at ng mga Special Operation Unit ng French Army at Navy ang kilalang French mercenaries na si Bob Denard mula sa Comoros. Ilang mga team ng GIGN ay na-deploy din sa Afghanistan para tumulong at sumuporta sa mga military operation. Number 7, Sayeret Matkal, Israel. Ang Sayeret Matkal o General Staff Reconnaissance Unit, isang Special Force Unit ng IDF. Ito ay nilikha pagkatapos ng massacre sa Kibya at ang sunod na pagpapalis sa Unit 101, ang tanging Special Forces ng Israel Defense Force, noong panahong iyon maliban sa Sayeret 13 ng Navy. Ang Sayeret Matkal ng Israel Defense Force ay maaaring mag-operate behind enemy lines. Ito rin ay may tungkulin sa hostage rescue at sa mga counter-terrorism operations. Bago ang 1974, ang Sayeret Matkal
ang tanging responsable para sa mga domestic rescue mission, ngunit na-relieve sa mga responsibilidad nito matapos ang pagbuo ng YAMAM, ang National Counterterrorism Unit ng Israel. Ang tagumpay ng Operation Entebbe noong 1976 ang nagpakilala sa kakayahan ng Sayeret Matkal sa mundo. Noong July 4, nilusob ng humigit-kumulang 100 Israeli komando kabilang ang mga operator ng Sayeret Matkal ang paliparan ng Entebbe ng Uganda at nailigtas nila ang mahigit 100 hostage.